Pinag-uusapan po ngayon sa social media ang pagkakaiba ng bribery at incentives. Sabi ng isang dating supporter ni Marcos Jr., kapag binayaran mo ang politiko, bribery yan. Kapag ikaw ang binayaran bilang isang mamamayan, incentives yan. Alright. May kaugnayan to sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista at kuno nga ay merong malaking halaga. Para trabahuin ng isang kongresista ang kanyang nasasakupan doon nga sa People's Initiative na yan. Anyway, pag-usapan natin ang salitang bribe. Sa tingin ko, nagsimula ang suhol. Suhol ba ang tawag dyan? Bribe na yan, bribery sa ating mga tahanan. Kasi po, abay, siguro naman lahat sa atin nakaranas ng bago tayo sumunod sa utos halimbawa ng ating magulang, dapat meron kang makuha, meron kang pambili ng ganito muna, di ba? Pero yung mga bagay na dapat nating, o yung inuutos kasi ng magulang sa atin, yun po ay mga bagay na dapat nating gawin. So ang isang bagay na dapat sana nating gawin or dapat nating gawin, hindi na po dapat kailangan tayong magpasuhol. Yun ang nakikita kong pinagmulan ng bribery dito sa atin. Diba, maghuhugas ng plato halimbawa, hindi mo gagawin bilang anak hanggat walang 5 piso, 10 piso. Yun. Doon sa tingin ko nagsimula ang panunuhol. Dahil yung mga bagay naman na yun, gawain bahay halimbawa, ay mga bagay na dapat nating gawin. Magkusa tayo bilang mga anak. Anyway, meron din pong video itong si Jam Magno. Ito yung napanood na rin natin. Kasi nga, medyo kumakalat na to. Naging viral na rin. Pakinggan natin itong sinabi niya. Ang nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang, Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap, for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is an incentive. It is not buying your vote. Hindi naman daw vote buying na matatawag yon. Yun daw ay incentive. Ano ba ang salitang incentive? Parang masasabi nating reward. Okay, bonus na matatawag. Bakit tayo binibigyan ng incentive? Dahil nalagpasan natin yung mga bagay na ginagawa natin, na dapat natin gawin. Okay? Sumobra doon sa dapat natin gawin. Di ba nga sa tahanan, dapat as a child, o sabihin na natin, as a teenager, dapat tumulong ka sa gawaing bahay. Pero hindi lang mga simpleng gawaing bahay ang ginawa mo. Nalagpasan mo yon. Mas marami ka pang ginawa kesa doon sa ina-expect ng parents mo na contribution mo bilang anak sa mga gawaing bahay nga. Mas marami kang ginawa. So anong makukuha mo? Reward. Magkakaroon ka ngayon ng incentive. Hindi ba't ganon ang sinasabing incentive? Sabi naman nung iba, yung term naman na gift, di ba madalas sabihin, ay hindi naman yan suhol, gift yan. Okay, hindi naman yan bribe. Hindi naman yan kung ano, wala akong hinihiling sa'yo. Gusto ko lang magbigay sa'yo ng gift. Okay, yun din yun. Okay, lalo't wala namang okasyon, lalo't hindi mo naman birthday, lalo't hindi mo naman or wala ka namang natamong tagumpay para magkaroon ka ng gift. Okay, so yun ang mga term na ginagamit ngayon. Incentive. Incentive naman yan, lalo na daw yung ayuda. Okay. Siguro, bago ka magbigay ng ayuda or ang tamang panahon para magbigay ng ayuda, siguro yung nakikita mo na kailangan ng constituents mo. Nakikita mo na, halimbawa, nasa lanta ng kalamidad. Halimbawa, nakikita mo na may matinding pangangailangan sa pamilya. Tapos inayudahan ka ng gobyerno, ng LGU. Yun, may intindihan nating ayuda. Pero yung magbibigay ka ng something, even before doing something, parang apirmahan yung People's Initiative na yon,
ay talaga pong matatawag na panunuhol yon. Dahil yun yung mag-uudyok sa'yo, yung ayuda na yon para gawin mo yung isang bagay. Yan po ang kaibahan ng bribery, incentives, at gifts. Diba? Good luck!